Tingnan ninyo. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Noong mga panahon na yon ay sikat ang araw. Maliwanag ang panahon. Pero papansinin natin, tatandaan natin, ang pagpapala ng Diyos ay wala sa lugar, wala sa ibang bansa, wala sa burol, wala sa bundok. Wala saan mang lugar. Ang pagpapala ng Diyos ay kung nasaan ang Diyos, kung nasaan ang kanyang salita, nandun ang kanyang himala. Pansinin niyo at obserbahan ninyo ang nangyari sa panahon ni Abraham at saka ni Lot. Noong mga panahon na parehas nang lumalago ang kanilang kayamanan, lumalago ang kanilang mga alagang hayupan, ang mga tauhan nila ay nag-aaway sapagkat iisa ang balon na kanilang pinag-iigiban ng kanilang mga alagang hayo. Ano ang sabi ni Abraham kay Lot? Dahil ayaw ni Abraham ng gulo, ayaw ni Abraham ng away, ayaw ni Abraham ng argumento. Ano ang sabi niya kay Lot? Lot, nag-aaway ang ating mga tauhan, nag-aaway ang ating mga panatikong mga tagasunod. Lot, sabi niya, nag-aaway ang ating mga botante. Magkamag-anak tayo, hindi tayo dapat mag-aaway sa kanilang pag-aaway. Ito ang aking plano. Mamili ka. Kailangan tayong mag-split. Kailangan tayong maghiwalay. Mamili ka, ikaw ang maunang pumili. Kapatagan o kaburulan ang sayo? Tiningnan ni Lot ang kaburulan. Puro bato. Maburol. Walang tubig, kaunti ang damo. Tiningnan niya ang kapatagan, sariwa ang mga damo. Malawak ang mapagpapastulan ng kanyang mga alagang hayop. Ano ang kanyang ginawa? Mas pinili niya yung kapatagan na masagana ang pastulan. Maaring nandoon pa yung tubig balon. Pero si Abraham na nagparaya at nagpaubaya na dapat siya ang nakatatanda, siya ang dapat unang pumili, siya ang dapat nakumuha ng kapatagan, ang naiwan kay Abraham ay ang maburol, bulubundukin. Pero ano ang sabi ng account ng Bible? Mas higit na pinagpala ni Yahweh si Abraham kahit ang natira sa kanya ay ang kaburulan. Anong ibig sabihin? Kahit maburol, kahit mabundok, kahit matinik, kahit wala sa tingin ng tao, pagkasama natin ang Diyos, higit ang pagpapala na ating tatamasahin at tatanggapin. Apurihin ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Ay malubi pong inanyayahan sa vlog po ng ating kapatid na si Brother Gerry Eloma. Habang po ako nakikinig, napakarami po tayong natututunan, naiintindihan, lalo na sa buhay pananampalataya. Napakaganda po ng kanyang mga mensaheng binabahagi sa ating lahat. Malaking tulong po, minsan may mga patawa, pabiro, pero lahat ng kanyang sinasabi ay napakaganda po at related. Minsan po bilang preacher, kasamahan niya, nagagamit ko rin po sa pulpito yung kanyang mga analytical, yung mga example po niya, at napakaganda pong makita at masubaybayan. Kaya patuloy po tayong magpapakatatag, magpakatibay sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya. Kaya po kayo, halina po kayo, hindi kalimutang panuorin at subscribe ang vlog po ng ating kapatid na si Brother Gerry Eloma. Isa po sa mga disciple na nung ako'y bago-bago pa nagturo at nag-mentor sa amin bilang mga naglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos na si El Shaddai. Maraming salamat sa inyong panonood, at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell, at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love.